What's up? Kamusta mga Bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang dahilan bakit ayaw ni Charlo kay Benavides. Pag-usapan natin yan mga Bok. Pero bago ang lahat mga Bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga Bok? Pag-uusapan po natin ngayon ang dahilan ni Jermal Charlo kung bakit ayaw nitong labanan si David Benavides. Kung ating babalikan mga Bok, nagkahamunan ang dalawa at sinabi nga ni Charlo na patutulugin niya si Benavides sa loob lamang ng 5-6 na rounds. Ngunit sa latest interview nga ni Charlo mga Bok, bagamat kanyang sinasabi na kayang-kaya niyang talunin si Benavides, ay hindi dapat siya ang aakyat ng timbang para matuloy ang laban. Si Jermal Charlo nga mga Bok ay lumalaban sa 160 pounds middleweight division habang si David Benavides naman ay lumalaban sa 168 super middleweight division. Wala daw kasing hawak na titulo si Benavides at na kay Charlo daw ang titulo kaya dapat daw si Benavides ang bumaba ng timbang para matuloy ang nasabing laban. Dagdag pa ni Charlo mga Bok na wala daw siyang mapapala at makukuha kay Benavides kung ito ang kanyang makakalaban. Singit pa nito na magkaiba daw ang kanilang level sa pakikipaglaban at tinawag pa nitong isang bata ang 24 years old na si Benavides. Kulang pa daw kasi ang karanasan nito sa pakikipaglaban. Si Benavides daw ang lumapit sa mas malakas at nakakataas sa kanya pagdating sa rankings, kaya dapat si Benavides daw ang mag-adjust at bumaba ng timbang para matuloy ang bakbakan. So ayun nga po ang dahilan ni Jermal Charlo mga Bok. Willing naman siyang makalaban si Benavides pero hindi daw dapat siya ang mag-adjust para sa laban nila. Dapat daw si Benavides ang bumaba ng timbang galing sa 168 super middleweight division patungo sa 160 pounds middleweight division. So ngayon nga mga Bok, kung hindi daw bababa ng timbang si David Benavides sa middleweight division para matuloy ang nasabing laban kontra kay Jermal Charlo, ay mananatili daw sa 160 pounds middleweight division si Charlo upang kalabanin ang WBO middleweight champion na si Demetrius Andrade at si Gennady Golovkin. Matatandaan natin mga Bok, ang pinaka-ultimate goal daw ni Jermal Charlo ay ang banggain at matalo si Canelo Alvarez sa 168 super middleweight division. Kaya kung aakit daw siya ng timbang galing 160 pounds patungo sa 168 pounds, ay hindi para kalabanin si Benavides, ito ay dahil para makalaban niya at matalo si Canelo Alvarez. So ang binabalak ni Jermal Charlo ngayon mga Bok ay balak niya munang talunin lahat ng malalakas na boxer sa middleweight division upang maging unified champion bago umakyat sa super middleweight division para banggain naman si Canelo Alvarez. May punto nga naman si Jermal Charlo dito mga Bok. Hindi kasi siya basta-basta lalabanan ni Canelo Alvarez kung hindi maganda ang kanyang background sa middleweight division. So kailangan niya munang matalo si Demetrius Andrade o Gennady Golovkin upang maging unified middleweight champion, nang sa ganoy walang magiging rason si Alvarez na hindi kalabanin si Charlo kapag dumating na ang panahon na maghaharap na ang dalawa. Pero para sa aking opinion mga Bok, kung halimbawang aakyat ng timbang si Jermal Charlo patungo sa super middleweight division upang kalabanin si David Benavides, ay magandang dahilan na para hindi siya tanggihan ni Canelo Alvarez. Lalo pa kung maipapanalo ni Charlo ang laban kontra sa 24 years old na si Benavides, ay magbibigay ito lalo sa kanya na magandang profile upang hindi siya tanggihan ni Canelo Alvarez. Pero dahil nga gusto muna magstay ni Jermal Charlo sa 160 pounds middleweight division para maging unified champion, ay magandang desisyon din ito. Na kay Charlo pa din ang desisyon at sa mga team nito. So ano pong masasabi nyo dito mga Bok? Leave your comment down below dahil anuman ang inyong opinion at reaction ay welcome na welcome yan sa ating comment section. Maraming salamat din po sa inyong pagsuporta at walang sawang panonood sa atin. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe mga Bok at laging tatandaan, basta Bok Time is Sports Time. Hanggang dito na lang muna mga Bok. Paalam.